Sagittarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for August 5 to 11, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Ayan, so tinan natin, Sag, what's coming to you? August 5 to 11, 2024. No place like home. Oy, focus kayo sa bahay nyo. Pwedeng hindi mo na kayo maggagagala. Oo, Sag. Stay muna kayo sa bahay ngayong week na to. Maaring meron kayong kailangang asikasuhin. Yung iba pwedeng may renovation sa bahay or decluttering, paglilinis. Or meron kayong bagong bahay na lilipatan. Yung iba naman, uuwi kayo ng inyong hometown. Home country. Kung kayo nasa abroad, pwedeng uwi muna kayo sa Pilipinas. Or kung saan man ang family nyo. No place like home. Yung iba naman, nami-miss nyo yung inyong family. Lalo na kung kayo nasa abroad. Deep knowing. Mas lalo kayong nagiging, parang naging mature, no? Mas malalim ang inyong pangunawa. Mas malawak yung pangunawa mo sa maraming bagay. Exchanging gifts. So, pwedeng meron kang marireceive na regalo ngayong week na to, or it's either ikaw naman yung magre-regalo. Some of you, pwedeng kukuha kayo ng alaga. Alagang aso, pusa, o kung anumang pet na trip nyo. Ayan. Or pwedeng yun ang regalo sa inyo. Meron kang kaibigan or romantic partner na may magre-regalo sa inyo ng ng pet. Unexpected gift. Okay, let's see your overall energy. What is the overall energy? Uy, celebratory talaga. Ah, para kayong merong isi-celebrate sa bahay, sa family. Alam mo yung energy na parang may piyesta. Ganon. Or parang may umuwi, galing abroad. Tapos magkakasama lahat ng mga magkakamag-anak. Oo, nagkakatay ng ng baboy. Alam mo yung very festive yung energy. Like for example, sa probinsya, di ba? Ganun. Pag may celebration, may ikakasal, o kaya may binyagan, may birthday, anything na big major event sa family. Yung iba pinapasara pa yung kalsada, di ba? Ang saya, na-experience kaya nung bata ako. Pag may mga piyesta o kaya may binyagan, ikakasal na ko. Ang mga kamag-anak nandyan, tapos sa labas, ang lalaki ng mga kawali, kaldero, nagluluto sila ng mga kakanin, ng mga masasarap na ulam, yung mga putahe talaga na pangmalakasan. Oo, kasi kami taga Bicol. So kapag may mga ganyang celebration, yung mga kamag-anak talaga naluwas sila. Tapos ang lalaki ng mga kaldero kawali. Tapos ako nag-aabang lang ako ng paborito kong suman o hingi ako. 'Di ba, ang saya ng ganun. Ewan ko kung existing pa rin yung mga ganyan. Kasi ang saya noon. Okay, so parang yun ang energy ninyo, Sag. Merong celebration. So your challenge is the Nine of Pentacles. As a challenge, pwedeng kung ikaw ay self-employed or may business ka, pwedeng magkaroon ka ng challenge sa business mo, lalo na kung wala kang masyadong nakakatulong dyan. Like, you are your own boss. Like, parang one-man team. Ikaw lahat. Oo. So, yun yung pwedeng maging challenge sa'yo. Baka kailangan mo ng
mag-hire ng ibang tao para tumulong sa'yo sa pagpapalago ng negosyo mo, di ba? Pwede rin ano, meron kang kailangan pagkagastusan, unexpected. Pero kaya mo naman. Your opportunity. Oy, Ten of Pentacles. Ganda ng opportunity for you. Parang, ayan natin na mo, ang dami nila. Ang dami nila nagsama-sama sa family. Maaring, ano, may reunion sa family ninyo or may major event, kaya parang naging reunion na rin. May ganun, di ba? May kinasal, may binyagan, so yung mga kamag-anak magsasama-sama. So, parang reunion din. You have the opportunity as well na may ano, may ma-accomplish for your family. Pwedeng meron ka mga mabibiling mga gamit, no, for the family, and I can see na sobrang excited kayo, nagtatatalon ang mga bata, ganyan. Happy. Your blessing is the Ace of Pentacles. O meron kayong new beginnings sa career, sa business, or may offer of money, meron kayong matatanggap, unexpected na pera. Baka yung asawa mo bibigyan ka ng pera, or ikaw yung magbibigay sa asawa mo ng pera. Meron ditong, pwede rin new position sa trabaho, no, na ano, na promote ka. Kaya nagse-celebrate kayo sa family. It's a blessing. You have Moon in Virgo in the sixth house. Sixth house is your health, yung iyong kalusugan. So, isa yan sa bibigyan mo ng focus, pag-aalaga, no? Yung iba sa inyo, may decluttering sa bahay, paglilinis, pag-organize, pagdating rin sa work ninyo, mas lalo kang magiging efficient. Parang mas gaganahan ka sa trabaho. Lalo na kung na-promote ka or na-increasean ka ng sweldo, di ba? You have Mars in Gemini in the third house, which is about communication, learning. So, pwedeng meron kang bigla ang ano, mga gagawing pag-aaral sa isang bagay na, naging interesado ka. Example, nakita mo sa TikTok na ano, yung isa doon na TikTok user is naging very successful sa affiliate marketing. Yung pag-affiliate. So, aaralin mo rin siya. No? Na-inspire kayo na, uy, maganda yun. Ah. Ganon. Maganda palang source of income yun. You have Moon in Cancer in the fourth house. Friendship. So, maaring meron kang mga, mas lalo kang magiging close sa mga kaibigan mo. I also see here na may housewarming. So, parang house blessing, ganyan. Kaya pupunta yung mga kaibigan mo para mag-celebrate ng iyong success. Tignan natin, money, career, finances. Five of Swords and the Four of Pentacles. Okay, Sag, iwasan muna na magpahiram ng pera, ha? Baka kasi meron dito na magpapahiram tapos madidisappoint siya kasi yung person na yon is pwedeng hindi na magbayad. Aray. Okay. So, sa love life, you have Page of Pentacles and the Strength card. Okay. Yeah, yung iba sa inyo, bagong family, no? Merong, kumbaga, it's a new family na nagsisimula, nagsisimulang makapagpundar, so going strong yung relationship ninyo. If you are single, focus mo ngayon ay makapag-provide para sa yung family. Kasi yung iba sa inyo rito ay breadwinner. Na kahit na wala kayong sarili nyo pang pamilya, tinutulungan nyo yung mga magulang nyo, mga kapatid nyo. Risk. Okay. Take a chance. Every risk is a success when you're committed to learning and growth. O, yung iba sa inyo magte-take ng risk. Can be sa, ano, career, sa business.
But of course, lahat ng risk na may na involved diyan eh ano, dapat paghandaan mo para hindi ka naman mabibigla doon sa resulta just in case hindi mo gusto yung maging resulta ng risk na pinasok mo. Okay. So that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. Bye.